Raid. Umalis si Melissa sa tabi ko at pumunta sa kinatatayuan ni Raid. Tumalungko ito at hinawakan ang anak namin sa balikat. Baby, magpapaliwanag si Mami. Siya po ang tatay ko. Hikbi niya. Walang nagawa si Melissa kundi ang tumango. Pinunasan niya ang luwa sa pisngi ni Raid. Tumabi ako sa kanila at tumalungko rin sa harap ni Raid. Alam kong nasasaktan ko si Melissa. Pareho sila ni Raid. Napatingin sa akin ang anak ko nang hawakan ko ang kamay nito at dalhin iyon sa pisngi ko. I'm sorry, Raid. Madami akong pagkukulang sa inyo. Pero nandito na ako ngayon para sa inyo ng mami mo. You want a complete family, right? Sumulyap si Raid sa gawin ni Melissa. Mapupungay ang mga mata nito. Mami, natatandaan mo po ba yung promise ko sa iyo? Pinunasan niya ang luha na tumakas sa mata ng ina. Galit ako sa mga taong nagpaiyak at nanakit sa iyo. Poprotektahan kita, Mami. Raid, does that mean na hindi niya ako tanggap? Uwi na tayo, Mami. Hindi umabot sa mata nito ang ngiti. Tumayo si Melissa. Nakaramdam ako ng panik nang tumalikod sila sa akin. Tumayo ako at humarang sa daraanan nila. Tika, Raid. Lumuhod ako sa harap niya. Please, son. I'm sorry I wasn't there while you grew up, but I'm here now. Your real father. He stared at me blankly. Blank. Emotionless. None. Remember yung seeing na no red, no red? I beg. If kailangan kong isuko ang pride ko para lang mapatawad nila ako, gagawin ko. I don't need it. Anak. Lumunok ako para mawala ang bara sa aking lalamunan. Sinabi ni Melissa kay Raid na pumunta muna sa sala dahil may pag-uusapan lang kami. Nakitaan ko ito ng hesitasyon ngunit sumunod na rin. Huminga ng malalim si Melissa bago ako harapin. Just give him us space, right? Bumagsak ang balikat ko. But male, I'll talk to him. Bulong nito. Naguguluhan pa siya ngayon. Di pa niya matanggap ang katotohanan. Bakit galit sa akin si Raid? Alam ba niya ang nangyari sa amin ng mami niya? Does he know the reason why? I asked nervously. Umiling ito. No, ayokong masaktan siya. Don't worry, ipapaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon. Mami. Naiinip na sabi ni Raid. Gustong gusto na talaga niyang umalis. Ihahatid ko na kayo. Aloko. Wag na po. Magtataksi na lang po kami. Madalang ang taksi dito, anak. Ihahatid ko na kayo. I insisted. Bumibilis ang tibok ng puso ko kapag binabanggit ko ang salitang anak. Hinawakan ni Melissa ang buhok ni Raid at ginulo. It's alright, Raid. Give your father a chance, will you? Sapat na sa akin na pumayag ang anak ko na ihatid sila. Alam kong kailangan nila ng time para ma-absorb ang mga nangyayari pero hindi ko na kasi kayang malayo sa kanila eh. Nakasakay si Melissa at Raid sa passenger seat. Nakakandong si Raid kay Melissa at tahimik na nagmamasid sa labas. Kung kanina ay energetic itong nakikipag-usap sa akin, ngayon ay daig pa niya ang yelo sa lamig. Tumikhim ako. Are you bored, son? What kind of music do you like? Hindi ito sumagot, maski ang tingnan ako ay hindi niya magawa. Mahilig ka din ba sa mga rock music? Tumawa ako ng mahina kahit na mukha akong tanga na sarili ko lang ang kausap ko. Oo nga pala. Tumutugtog ka ng piano kaya mas gusto mo ang Melo Musics, right? Nasasaktan ako dahil para lang akong hangin sa kanya. Raid, he's asking you.
talk to him. Narinig kong bulong ni Melissa. Hindi na tinag si Raid. May balak ka bang sumali uli sa mga ganong contest? Bukas ko ng ibang topic. Tumango ito. Sa simpleng tango lang nito ay parang nabuhayan na ako ng loob. Talaga? Maganda yan. Kasing edad mo lang din ako nung nahilig akong sumali sa mga contest. At first, hindi ako nanalo. Naiiyak pa nga ako nun because the winner didn't deserve the trophy. But I never lose hope. Ginawa kong inspirasyon ang pagkatalo ko. Sumali uli ako hanggang sa magsunod-sunod na ang panalo ko. Kwento ko. What's your inspiration? My mom. Simpleng sagot nito. Eyesight. Hinawakan ni Melissa ang malagong buhok ni Red. You really love your mommy, son. That's good. I'm so envious. She's all I have. But I'm also here. Ilang sandaling katahimikan na naman ang namayani sa loob ng sasakyan. Help me. I'm not when Melissa glanced at me. Red, talk to him. Talk to your daddy. Daddy, it feels like I won in a lottery. Wala naman po akong sasabihin. Magkwento ka. Umiling ito at ibinaon na ang ulo sa balikat ni Melissa. Umiling si Melissa sa akin na sinasabing wala na siyang magagawa. Nagkonsentrate na lang ako sa pagmamaniho. Hindi ko talaga mapipilit ang anak ko na tanggapin ako ngayon. Maybe I hurt him so bad that it left a hole in his heart. We're here, I announced. Kumunot ang noo ko nang makita ang isang pulang sasakyan na nakaparada sa harap ng bahay nila Melissa. See you, Jane. Mahinang sambit ni Melissa. Nabuhay ang inis sa pagkatao ko. Umalis na sa pagkakasubsob si Red sa balikat ko at tiningnan ang sasakyan sa harap. Si Doc. Nakangiting sambit ni Red. Kumunot ang noon ni Eugene pagkalabas nito sa sasakyan. Nakatingin ito sa sasakyan ni Wright. Hibitintid kasi ang salamin ni Wright kaya hindi nito alam kung sino ang nakasakay. Don't move. Matigas na utos ni Wright. Sinuot nito ang Ray-Ban at cap bago bumaba ng kutse. Umikot ito at binuksan ang pinto ng passenger seat. Binuhat niya si Red para makababa ng kutse. Nagpumigla si Red dahil parang ayaw niya ibaba siya ni Wright. Walang nagawa ito kundi ang ibaba ang anak ko. Pagkalapat ng mga paa nito sa lupa ay agad din itong tumakbo sa gawin ni Eugene. Nakita ko ang inggit sa mata ni Wright habang nakatitig siya kay Red na ngayon ay karga na ni Eugene. He hits me. So damn much, it hurts. Bulong nito. Naaawa ako sa kanya. Alam kong nahihirapan siya. Pero yung paghihirap niya ngayon, wala pa sa paghihirap na naranasan ko. I told you, he needs time. Ipapaliwanag ko naman sa kanya ang lahat. Pero nasa kanya pa rin ang decision, right? Bumaba ako. Sa taas ng sasakyan ni Wright, hindi ko nakontrol ang balance ko. Kaya napakapit ako sa balikat nito. Careful. Alalay nito sa akin. Bumitaw ako agad sa kanya na parang napaso. Tumikim ako at nag-iwas ng tingin. Dahil sa sobrang lapit namin, nararamdaman ko na tumatama ang hininga niya sa buhok ko. Gusto kong ako na ang maghahatid at sundo kay Red sa school niya. Okay. Sasabihin ko sa kanya mamaya. Thank you. Nagulat ako nang halikan niya ang noo ko. I love you. He murmured. I'm sorry. Could you let go of me? I stammered. Tinula ko siya at kumawala sa braso niya. Bakit namamaga ang mata mo? Narinig kong tanong ni Eugene. Umiyak ka ba? Hindi po. Red's eyebrow twist. Bumaba ito mula sa pagkakakarga ni Eugene
at pumasok na sa bahay namin. Nasa kanya kasi ang susi niyon, kaya agad ko siyang nakapasok. Lumapit sa amin si Eugene. Halata ang inisight sura nito nang makita si Wright. Eugene Fuertes. He offered a handshake to Wright. Malugod namang tinanggap ni Wright ang kamay nito. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan nila. Wright Agoncillo, the real father of Reid. Alam ko, marami akong alam Agoncillo. Mas marami pa kaysa alam mo. Pagmamalaki ni Eugene, nang magbitaw sila, ay inilagay ni Wright ang kamay nito sa loob ng bulsa ng pantalon niya. Tumango-tango ito. Mabuti naman, alam mo na siguro kung saan ka lulugar. Oo, sa lugar kung nasaan si Melissa. Nag-iba ang timpla ng mukha ni Wright. Pagkatapos sabihin iyon ni Eugene, nagulat ako nang hablutin ni Wright ang kwelyo ni Eugene. Nakakuyom ang kamao nilang dalawa at hindi pa rin nawawala ang nakakalokong ngiti sa labi ni Eugene. Wright, ano ba? Let him go. Layuan mo ang buong pamilya ko. Matigas na sabi ni Wright. Tumawa ng pagkak si Eugene na mas lalong kinagigil ni Wright. Kailan pa kayo naging buo? Kahit nga ang anak mo, ayaw sa'yo. Ina mo. Wright, Eugene, stop. Mas pinalalala nyo lang ang sitwasyon. Kung gusto nyong gumawa ng gulo, umalis kayo sa bakuran ko. Naiinis kong sabi. Napatingin sila sa akin. Pinadya ko na lang ang paa ko sa sobrang inis. Umalis na nga kayo. Tinalikuran ko sila bago pa man sila makapagsalita. Mabilis kong sinara ang pinto ng bahay ko. Ilang minuto lang ay nakarinig na ako ng tunog ng sasakyan hanggang sa mawala iyon. Nakahinga ako ng maluwag. Nahanap ko si Reid sa loob ng kwarto nito. Nakabihis na siya ng paboritong pajama niya na Lightning McQueen at mahimbing nang natutulog sa kama niya. Umupo ako katabi nito at hinipo ang kanyang pawisang noo. Tumayo ako at itinutok ang electric fan sa kanya. Halata ang pagod sa anyo nito. Alam kong nagugulat siya sa mga nalalaman niya, pero wala akong magagawa. Nalaman na niya in the most unexpected way and in the most unexpected situation. Napansin ko ang isang papel na nasa ibaba ng kama nito. Lumuhod ako at kunot noong inabot ang papel na iyon. I was shocked. No, I was surprised. It wasn't just a simple piece of paper, but a very big poster of his father. Wright Agoncillo. May guhit-guhit na ang mukha nito na parang sinadyang guhitan ng pintel pen. Literato na nagigitara si Wright habang nakaharap sa mikropono at nakapikit. Tinalikod ko iyon at tama nga ang hinala ko. May nakasulat doon. Idol, gusto kong maging katulad mo paglaki ko. Tumulo ang luha ko nang mabasa iyon. He's idolizing Wright without him knowing that Wright is his real father.